masalah pertinggalan. Nah kita amat kata peti nah kumakata at sila ay magkakasama. Thank you. Tribulus is salamat. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi kapatid ay ang masaklan ng Juan Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54 hanggang 54. John chapter 4 verses 43 to 54. Doon sa verse 49 ang sabi ng Panginoon, samantalang siya ay abala sa pagpapagaling sa mga may sakit, abala sa mga tao ang lumalapit sa kanya na mayroong mga karamdaman at mayroong mga gustong magpagaling, ay ang sabi niya, hey, you people, unless you see signs and wonders, you will never believe. Oh, mga tao, ito po ating tasagayan namin. Maliban na kayo ay makakita ng mga tanda at mga kababalaghan. Chapter 20. Hindi kayo makapaniwala ni hindi kayo magsisisampalataya. Mga kapatid, sino nga ba ang hindi magugulanta? Sino nga ba ang hindi magtataka na kapag ka makakita ng isang tao mayroong karamdaman, seriously, nasa bigit ng kamatay, sa ibang salita ay naghihinga doon, tinanggihan na ng manggagawa, wala ng pag-asa, kumbaga, sa paningin at pananaw ng mga tao. Subalit, biglang dumaling, biglang lumakas, at biglang nabuhay. Sino ang hindi magtataka at sino ang hindi mamamukha? Kaya nga, sabi ng Panginoon, yeah, unless you see signs and wonders, you will never believe. You will never believe. Kaya mga minamahal ng kapatid, sino kaya sa atin ngayon? Hindi naghahanap, hindi nag-iisip na sana ay makakita siya ng mga palatandaan para mapatibay, para mapalakas ang kanyang pananampalataya. Kung paano si Tomas, si Thomas, noong sabihin sa kanya ng kanyang mga kasamahan ng ating Panginoon ay nabuhay ng panuli at nakita na rin siya, si Thomas, parang wasa, hindi siya presented o panahon sabi niya, ano? Diyan? Ano naman niya? Hindi mo maniwala dyan. Maliban, ito na naman ang kanyang salita, maliban na makita ko ang kanyang kamay na mayroong butas ng mga pato at makita ko ang kanyang tagiliran, ang kanyang say, na mayroong tusok ng sipat. Sa anong paraan, hindi ako maniwala na nabuhay muli ang ating Panginoon. So, ganun po ang tama mga kapatid. Maliban na makita siya ng tanda, kamangha-mangha, kababalaghan, hindi siya
Ganun po kasi. Pag sinabi kaya ng mga kailangan natin, oh, mayroon doon nagpapagaling. Isang tipo lang. Magaling ka na. Nasabihin mo, ito po yan. Pero kapag kasilanan yung nakalanas na napagaling ng taong ito, oh, totoo nga. Totoo nga. Ito po ang sasayang mga kapatid. Mayroon pong isang tao sa Kapernaum na balitaan po niya, narinig niya na itong si Jesus na nagpapagaling, nagtuturo ng tatay ng katuruan, may tinalaman sa kaharian ng Diyos. Nangangalan mula sa Jerusalem, sa Judea, patungo sa Maria, at by this time, narinig ng tao ito na nandun na siya sa Galilea. In particular place, doon sa Cana. Doon sa Cana, mga kapatid, maalala natin na doon ginawa ng Panginoon ang pinakapamunahe o pinakaunang milagro na nangyari sa kanyang kasaysayan. Ang tubig ay naging matamis na alak. Nakarinig na po kayo niyan, mga kapatid. Ang alam ko sa alak, mabait yan at nakakalasing. Pero dito sa panahon ito, ang Panginoon gumawa ng alak na napakatamis. Napakatamis. At maging yung mga officials na dumalo doon sa kasalan, yung ay hinahan, yung handaan yun. So narinig ng official na gobyerno, a royal official, ang sabi doon, na itong si Jesus ay dumating sa Cana. Itong taong ito kasi, ang kanyang anak, ay nasa bingit ng kamatayan. Kumbaga ay tinanggihan na ng manggagamot. Pinauwi na ng Manila Adventist Medical Center sapagkat wala nang pagkasa ang kanyang karamdaman. So, masuso na doon sa bahay, hinihintay na lamang ang pagkalakot ng kanyang hininga. Natapot na rinig ng tatay na si Jesus ay dumating na sa Cana at patuloy na nagpapagaling sa mga may sakit. Bilang opisyal ng gobyerno, napakahirap naman pa sa kanya na walang magagawa tungkol sa kanyang anak na naghihinga doon. Kung kaya nga, may narapat niya kahit paano. Sabi niya, puntahan ko si Jesus sa Cana. Kung kaya nga naglakbay ang taong tumula sa Kapernaum, nagpunta sa Cana upang makita ng personal, for the first time na makita ng mukha ng ating Panginoon. And sure na pagdating sa Cana, nakita niya ang grupo ng maraming mga tao nagkakagulo sapagkat sa gitna nila ay nandun si Jesus. Nangangaral at nagpapagaling ng mga may sakit. Iniisip niya, sana makausap mo siya sa kabila ng napakaraming tao. Kaya nakapagsiksikan siya, mga kapatid. Isang opisyal ng gobyerno, mataas ang katungkulan. Subalit sinikap niya makipagsiksikan doon, alang-alang sa kanyang anak na naghihing ano. Baka sakali, ito ang sabi ng record, nagpakasakali na makausap niya ang Panginoon at mapakita niya ang kanyang kagilingan at muling magkaroon ng pagkasa ang kanyang mahal na anak. Kung kaya ako ay nung makita niya ng personal ng ating Panginoon, na-dismay. He was disappointed sapagkat yung iniisip niya na taong hinilingan niya ng kagalingan ay hindi ganun. Sapagkat sa panahon yun, ang ating Panginoon ay nag-iikot sa iba't ibang lugar. Kaya ang kanyang itsura ay parang pawis na pawis. Ang kanyang damit ay pasada ng kapawis at siya ay mukhang pagod sa kanyang kalagayan. Kaya sabi, ito kaya ang magpapagaling sa aking anak. Magkabisan ang mga tao ng mga kapatid ay nakatingin sa panglabas na kaanyuan. Malilit tayong kumuska, malilit tayong magsabi ng isang kaisipan. Ito may tao matuwid o hindi. Base sa ating nakikita ang panglabas na anyog sa tao ating nakikita, hinuhusga natin ang tao sa panglabas na kalagayan. Subalit kahit ganun ang kanyang nakita sa ating Panginoon o dalingin, naglakas doon pa rin siya dahil sa kanyang anak na mayroong karamdaman. Sabi niya, Sir,
Pwedeng sumama kayo sa akin sa Kapernaum, sapagkat ang aking anak ang mayroong karamdaman. At bago man lang siya mamatay, makita mo siya. Oo, oh, Panginoon, nakita niya ang maraming mga taong nagkakagulo sa kanyang harapan. Naghahanap ng kagalingang isda, naghahanap ng tulong na maaari nilang makuha sa taong ito na nagumagawa ng mga kababalaghan at mga tanda. Kaya sabi ng Panginoon, oo, oh, kayong mga tao kayo. Maliban na makakita kayo ng mga tanda at mga kahanan ng bagay, sabi ng parang wala tayong magtitiwala ng pananampalataya. Nakita niya ang tao ito na lumapit. Yes, alam ni Jesus na ang official na ito ay hindi kompleto ang kanyang pananampalataya sa kanya. Sapagkat ang nakikita niya sa ito, siya ay lalapit sa Panginoon. Siya ay pumunta sa ating Panginoon. At ang sabi niya sa kanyang isipan, kung mapagaling na tao ito ang aking anak, sigurado maniniwala ako na siya na ang Mesiya. Get you? Alam ni Jesus, kung ano ang nasa isipan ng tao ito, na nanghihingin siya o nag-iisip siya ng isang kababalaghan na dapat mangyari sa kanya bago niya mapaniwalaan na itong Jesus ang siyang Mesiya. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ang ganap. Kaya nga ang sabi ng tao sa kanya, sama ka sa akin, ipinagin ko sa pagpapiin, ako ay iyong samahan sa bahay. Sabagat yung aking anak ay naghihinga noon, pwede ba? Samahan mo ako. Alam niyo sa pagkaisa, alam niyo sabi ng Panginoon sa kanya, kapatid, umuwi ka na. Pagdating mo sa bahay, magaling ang iyong anak. Your son will leave. Go home. Parang hindi siya makapaniwala. Pero wala siya magagawa sapagkat siya ay sa gitna ng maraming tao. Wala siya magagawa kundi sundin ang sinabi ng ating Panginoon sa kanya. So kanya siya ay umuwi. Umuwi na. Pero kinabukasan pa siya na nating sa kanilang bahay sapagkat mayroon pa siya nilasikaso bilang opisyal, mataas ang katungkulan. Dapat sana pinagabihan nun ay nandunan sa kanyang bahay subalit kinabagahan pa siya dumating. At hindi pa siya nakakarating sa kanyang bahay. Tanaw na niya ang kanyang bahay at ang mga tao sumasalubong sa kanya. Sir, yung kanyang mga kasamahan sa bahay, yung mga alipuris, yung mga nagbabangkay sa kanyang anak, sila yung sumalubong sa kanyang malayo pa, hindi pa niya nalaki ang kanyang bahay at sinabi sa kanyang, sir, ang iyong anak ay magaling na magaling na. Oh, sabi ng official, anak ko, sapagkat sinabi niya sa akin ng Panginoon. Sinabi sa akin niya ni Jesus, pagkaman hindi ko pa mapaniwalaan, subalit alam ko, ganun nga ang mangyari. Kaya sabi niya, anong oras siya bumalik? Anong oras siya tumayo? Sabi niya, mga bandang alauna ng hapon, kahapon. The seventh hour, kumbaga sa Jura, sa Hudyo, ang seventh hour sa kanila ay yung alauna ng hapon sa atin. Kasi ang alauna, ang pasimula ng oras sa kanila ay pag-sikat ng araw. 1 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya yung 6 p.m. sa atin, 7 sa kanila. 7th hour. Kaya sabi niya, yung alauna niya ng hapon, yan eksakto ang pagsabi ng Panginoon sa akin, umuwi ka sapagkat buhay ang iyong anak. Mga kapatid, nakapaniwala na mangha ang tao sapagkat
Nung sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka sapagkat buhay ang iyong anak, eksaktong alauna ng hapon, yun din ang oras na napansin ng mga nagbabantay sa anak niya may sakit na ang kanilang anak ay nawalan ng mataas na lagnat, gumaling ang kanyang karamdaman at siya na buhay, buhay na buhay. Alam niyo kung ano nangyari? Dahil doon sa karanasan ng mga sa pagkasang kisyon nito, siya ay tumanggap sa ating Panginoon at kinilala siya ang kanyang personal na tagapagligtas. He believed that Jesus was the Messiah. At doon din sa panunyong pagkatapos nilang tumanggap ng mga pangangaral, pagkatapos nilang matuluan tungkol sa salita ng Panginoon, siya mismo at ang kanyang sambahayan, buong sambahayan, ay magkakasamang tumanggap sa Panginoon at sila ay nabinyagan. Amen? Mano, okay, ito po ang kasaysayan ng chapter 20. John chapter 4 verses 43 to 54. Ganun po mga kapatid, magkaminsan ang tao. Kung hindi siya nakakita ng ebidensya, kung hindi niya nakita ang palatandaan na si Jesus, ay totoong makakagawa ng mga kamangha-mangha, mga kababalaghan sa kanyang buhay, sa anumang paraan, hindi siya makapaniwala. At ilan kaya sa atin, mga kapatid, hinahanap tayo ng kasaysayan ito ngayong gabi? Ilan sa atin ang makapaniwala sa ating Panginoon na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas? Mayroon at wala tanda at mga kamangha-mangha pangyayari sa ating buhay. Mayroon po kaya? Yun po ang hamon sa atin ngayong gabi, mga kapatid, na sana may tanda at wala, may signs or wonders. Sana tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Huwag na natin hintayin, mga kapatid, na dumating pa tayo sa isang punto na mayroon po aksidente na darating sa atin. At kailangan natin ang kagalingan ng ating mahal sa buhay at tumanggap ng aksidente bago tayo makapaniwala na si Jesus nga ang ating tagapagligtas. Huwag na natin hintayin katulad ni Saulo na kailangan muna siyang mabulag bago mapaniwalaan ang Kristo na siyang kanyang Panginoon. Mga kapatid, hintayin mo ba na mayroong masamang mangyari sa iyo bago mo makilala si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Ang hamon sa atin ngayon, baby, kung mayroon kang panahon na tanggapin natin ng Panginoon, may tanda at wala ang panahon yan. Ngayon, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Meron po isang awit, ating pong mapapakinggan na ibibigay sa atin ni Jesse.